Pinahari ng ilang barangay sa San Miguel, Bulacan. Kulay putik na baha ang tumambad sa mga residente kaninang umaga. Sa ilang lugar, hanggang tiyan po ang taas ng baha. Ano nila, bandang alas 11:30 kagabi nang maramdaman nilang tumataas ang tubig. Galing daw iyan sa kabundukan, hindi sila nakalikas agad. Ilang alagang hayop din nila ang tinangay. Balikan natin, mga kapuso, ang sitwasyon sa Bulacan Province. Naroon po ang GMA News Singer, Romel Ramos. Romel, magandang hapon. Romel, magandang hapon sa'yo. Go ahead. Kamusta ang sitwasyon dyan sa iyong lalawigan? Dito, Emil, sa bayan ng Kalumpit, Bulacan, ay nakararangas pa rin ng pag-ulan. Dala pa rin itong bagyong Pepito at ng high tide. Romel, meron na bang naitalang mga casualties dulot ng mga pagbaha at mga pag-ulan na iyan? So far, Emil, wala namang naitala na casualties, nawawala o nasaktan pagdating itong naranasang pagbaha sa ilang lugar sa Bulacan. Yung bilang ng mga evacuees, kung meron, pati na yung mga evacuation center, ang sitwasyon, kamusta, Romel? Nakaanda na ang mga evacuation centers, pero so far, wala pa namang inalilikas dito ng mga residente, Emil. Ano-anong lugar ang tinututukan ngayon dyan sa lalawigan ng Bulacan, Romel? Ang tinututukan ng PDRRMO, itong bayan ng Kalumpit, Bulacan at itong Hagunoy, sapagkat, Emil, ito ay ang mga bayan na ito ang catch basin ng Pampanga River. Inaasahan na kasi dito yung pagtaas ng tubig sa Pampanga River simula bukas o susunod na araw. Ayon dito, Emil, sa PDRRMO, nasa alarming level na ngayon ang Arayat River na nasa 6.89 meters na ang critical level niya ay 8.5 meters. Romel, nung nakaraang linggo lamang, kinover namin yung pagbaha dyan sa bayan ng Kalumpit at ilang pang karating lugar dahil naman sa high tide. Ngayong nag-uulan, kamusta kaya ang sitwasyon doon, Romel? Ganun pa rin, Emil, hindi humuhupa yung pagbaha dito sa lugar na ito at inaasahan pa nilang magtatagal pa ito hanggang sa buwan ng Disyembre. Maraming salamat, Romel Ramos.